Mag-a-apply ka ba ng trabaho para maging personal assistant and accountant na rin para kay Claudine Barreto and slash family niya? Naiintindihan ko na lahat tayo kailangan talagang kumita para meron tayong pangtusto sa panggastusin, especially sa pangangailangan ng pamilya natin. Kaya kung ikaw talaga ang nangangailangan ng trabaho, papatusin mo ba itong offer ni Claudine Barreto? If yes, ito ang mga roles and responsibilities mo kapag maswerte kang na-hire ni Claudine Barreto as her PA. So, basahin natin yung sabi niya. Palanggas, please help me find pwedeng stay-in na secretary. Personal assistant na sana sanay sa puyatan at very masipag, marespeto, or better if yung personal assistant na may experience din sa accounting. Yung every Friday, i-report how much kinita at how much nagbab yung mga nabawas at kung saan ginamit yung money. So, iti-take care yung mga schedule ko at mga bata. Also, siya ang magpapatakbo sa lahat sa bahay namin and sanay sa puyat. Kasi ganun po talaga sa shootings, tapings. So, yung masipag, alerto, multitasker, gaya ko po. At important, very neat and organized. So, please pray na sana tamang tao ang makukuha ko to be an assistant. Please send your bio data / resume, NBI clearance, and kindly send all requirements sa binigay niyang email address, and hope to hear from all of you the soonest. Please pray for the perfect personal assistant, accountant, na ayun, magiging PA niya, no? So maraming salamat po sa inyo. Thank you for the help in advance. So God bless po sa inyong lahat. Ito naman yung pagkakaintindi ko. So, I think there are three roles and responsibilities. Number one is being a PA. So, i-handle mo yung mga projects ni Claudine, yung schedule niya, the costume, yung mga garments. Kung dapat alamin mo kung sino yung pakikisamahan niya, mga ganun, pati mga friends niya. And talagang i-organize mo yung mga gagawin niya. Number two, as a financial kineme, mag-handle ng mga finances ni Claudine. So, i-entrust ni Claudine sa'yo yung pera niya. So, re-report mo weekly and you have to be knowledgeable sa Microsoft Excel, computer literate ka dapat. And number three, dapat alam mong mag-manage din sa household niya kasi may kitira ka din sa kanya. So, stay in ka. And siguro kung hindi ka sanay, ma-overwhelm ka lalo-lalo na kapag wala ka talagang experience sa pagiging PA sa mga ibang artista. Ito naman ang comment ng isang concerned citizen pero without PA experience, prior PA experience. Kaya ito yung nasabi niya na hindi ako basher pero seryoso ka dyan. Yung hinihingi mo, trabaho na niyan ng iba't ibang tao. Gusto mo accountant, PA mo, yayay ng mga anak mo, tapos katulong sa bahay nyo. Labag na yan sa work ethics at human rights. Willing ka ba sahuran yung tao sa iba't ibang trabaho na hinihingi mo? Mga ganon. Hindi ko personally kilala si Claudine Barreto and ganun din siya sa akin. Pero ang reaction ko dito is that I think the best candidates na pwede niya pagpilian ay yung mga meron ng previous PA experience sa mga ibang artista. Kasi sila yung talagang alam kung ano yung mga ginawa nila sa previous na artista na pwede rin nilang i-carry on para kay Claudine Barreto if ever na mapalad sila. Kasi yes, kasama na kasi talaga doon eh, yung finances aside from ino-organize mo yung schedule, inaalam mo kung sino yung pakikitunguhan ni Claudine, and magiging kaklose mo na rin siya kasi titira ka sa bahay niya. And ganun din naman yung mga ibang PA, di ba? Kaya nga kung minsan hindi ka masurprise na yung mga PA ng ibang artista ay family members nila. Kasi nga, sila yung pinagkakatiwalaan nila and talagang iisang bubong talaga yung residence nila. So, yes, siguro sa positive side, I understand na ganito talaga yung requirements sa pagiging PA. So, kapag wala ka talagang idea sa pagiging PA, ma-overwhelm ka kasi bakit parang ang dami, parang ang bigat. Pero on the other side naman, siguro there are certain laws siguro na i-consider naman ni Claudine Barreto para maiwasan niya na makasuhan sa mga human rights kineme, work ethics violations. So I think knowledgeable si Claudine Barreto about that na kineme.
Ngayong na-analyze na natin and na-extract yung mga roles and responsibilities na hinihingi ni Claudine Barreto, willing ka bang mag-apply bilang kanyang bagong PA or pag-iisipan mo pa? So, kailangan natin ng trabaho ngayon, and kapag ikaw yung tao na hindi umaatras sa kahit na anong challenge sa mga trabaho, then why not i-try mo itong work na inaalok ni Claudine? Okay? So, wala namang masama kung hindi mo susubukan. Okay, so that's it guys. Thank you and have a nice day. Mwah!